stocks on it. So, ito na naman ang stock serie ng hand pieces na namin na aking mga babies. So, meron tayong hinihintay dapat na 4 abs to or African leopards na Dudiner and ito ko na yung Sanitino and Opa. But, saka pang kasama ang palad is nag-late death sila kasi kailangan pala talagang tutulungan ko sila pag nag-hatching sila. So, meron na siyang side ng hatch pero hindi pala na kaya ng sila lang. So, kailangan nila na help. Kaya nagkaroon ako ng late death. And this is the first time na magkaroon kami ng i-hatch ng ganun na kailangan mo palang tulungan. So, mapalad kami at meron kami TV at Mingo. At syempre, may yung mga egg ni Gigi. Eh, may tatlo siyang hindi siya liliblima. So, nag sa incubator. At meron na isang napisa. So, ayun po si Banana. Opo. And the two following na egg na mapipisa, yun po si Strawberry. Saka si Orange. Kung papalarin po. Yung mga parakit pala is mas madaling silang makalabas sa shell kasi sa mga alps or African leopards. Ang African leopards na eggs is need talaga nila pala ng tulong kung makakatch na sila. Unlike nung parakit na baby ni Gigi, si Gigi ay isang parakit. Hindi niya na kinalangan pa ng tulong. So, pagbukas ko nang galing kami ng palengke, Sunday morning, nakita ko na hindi nga nabuksan ng tuka or wala na daanan ng oxygen. Si actually, dapat na si Orange, yung African leopard na last hintay namin. Hindi niya nabuksan to pa, so inopen ko na. No signs, no vital signs, wala na rin. Heartbeat ka. Yun, tinodo ko na. Tapos, nakita ko na lang yung anak ni Gigi, eh, napakaliit. Para lang siyang manubugwit sa daga. Yun ay totally na-hatch na ang sarili niya. So, ipapakita ko sa inyo ang kanilang mga itsura ngayon. Ngayon ay si Mango and Kiwi. Okay. So, si Kiwi yung pinakamatanda. So, si Kiwi is 5 days old na. And si Mango ay 3 days old na today. Ito naman, 1 day old pa lang si Banana. So, ipapakita ko sa inyo. Handbait ko sila tatlo kasi time check. 4:35 oras na nakaili at nag-iingay na si Bugwit Banana. So, ayan, samahan niyo ako mag-handbeat. Ipapakita ko sa inyo yung improvement nila. Remember po, ang ginagamit kong formula is Sakto Formula. And somewhat eh, meron akong bagong pinaprospect na ipapakain sa kanila. So, itetest din natin sa kanila yung what's na naubos na yung Sakto Formula ko. Kasi 500 grams yung binili ko. And hindi pa naman mauubos kasi liliit pa nilang tatlo. Pero siguro pag na-hatch na yung dalawa, mukhang mauubos na yun. At kailangan ko nang bumili ng bago. Itetest ko yung bagong formula na puso. And let's see what is, anong improvement nila. So far, so good naman tong dalawang African leopards ko. Napaka mabalahibo nila. Siyempre, dahil nga kapipisa nila, ilang nila ng last week. So kailangan pa rin natin ng ilaw. And parang ini-beautify ko din sila. Nilagyan ko rin sila dapat daw na ng water sa loob ng box. And hindi naman ganun kalapit yung ilaw. So, yung ilaw ko is 9 watts lang. Ram ko lang to sa kapatid ko yung ganun lang yung ilaw. So, let's start! So, guys, eto na sila. Ito yung pinakamalit na sinasabi ko. Nakita niya ba? Ito si Banana. Isang parakeet, baby kit, or young kit. Ito na si Mango. Nakikita na si Mango. And this one is, nakikita nyo, gutom na sila. Ito na po si baby Kiwi. Kiwi, show your po si Bebe Kiwi. We need to eat. So, and
Siyempre, hindi ko naman sila pwedeng pakain na hindi ako ready. So, I'm ready. So, ayan. Itatabi ko muna yung box. At tapos ito sa mga pala pakainin. Wala na laman yung crop nila. So, ayan. Lapot ng tipla ko na... Napakasiba talaga eh. Napakasiba po na ito ni Kiwi. Tadali. Kiwi! Maghintay! Ay, nako. Kakain na eh. Kakain eh. Napakatakaw. Ganyan po siya katakaw. Sana nakikita niyo yung binibidyo. Kasi feeling ko hindi. Malakas na po kumain si Kiwi. Ayan. Nakagilid lang po yung ano niya, yung strong. Para hindi mabilo. Sa kadandahan lang po yung pagpasok ng pagkain. Nakikita niyo naman po hindi naapaw. So pag ayaw niya na, ayan, katulad niya, ang laki na nasa niya. Go pa rin ng go. Big sabihin, gutom. Hintay ko munang bumaba yung kanyang pupsi dyan. At ayan, hihingi pa po yan. Sigutong po ito lagi. Nakita niyo po, nakagilid lang po yung stress sa bibig niya. Hindi ko pa din na-direct, baka masungal-ngal. Saka hinga, Kiwi. Gusto mo yan. Hihingi pa po. Tingnan natin. Pag inamot niya yung kamay ko, gutom pa. Ay, nako, Kiwi. Apaw na, ano mo, crop mo. Tingnan. Try ko po, pero hindi ko nalalagyan. Tingnan. Napakasiba niya na po, pero may limit po dapat yung kinakain. Ayun na, tumigil. Pero, I think I have to stop na kasi puno na yung crop niya. Kiwi. Si Baby Mango naman ang ating papakainin. Baby Mango! Hello, my baby bird. Baby bird ng mommy na yan. Si Mango ay gutumin na rin po. So. Ayan, nakita niyo dumadalo. Hey, Baby Mango. Mango! Ano mga pangarap ko nakakabili ng San Conor ng Financial Crisis. Ganun pa pang project na gusto mong tapusin. Ayun yun yung masisiligo nila sa Terrace. Gusto mong matapos yung bubong ng Terrace para may lipad ko yung mga cages nila kasi napakadami nilang cages dito sa bubong. Kauwa naman kami. Ang iingay nila sa umaga. Pero, you know what? Mas masarap pakinggan yung mga ingay ng ibon kaysa sa mga maritas ng kapitbahay. Diba? Mas masarap pakinggan yun. Maritas mong kapitbahay. You know what? Yung mga chismis mo. Hinihintay ko na makaalis ng kapitbahay namin. Budulera. Mga budul. Yung sinugod ako dito. On the rights na matijulong na may rights nila at isa silang tenant. Pero don't worry guys, nakablatter yung mga yan. Ayan. Itatago sila actually. Ayaw nila bumubuhay ng tama. Kasi, you know what? Yesterday, someone told us, yung mga marites sa paligid, na may case na yung mga sumugod sa akin, no? Bakit matatakot ako? Hindi ako matatakot.
Banana, anak ng parakeet ko. Ito si Banana. And Hungrylicious na rin to. Yun nga. Na, yun nga. Nakaaway ko nun is meron silang case ngayon na sila yung nagsisimula ng hold-upan sa near subdivision na lapit din dito. Hindi naman sa naano ko. Pero nakakaawang buhay nila. Ayaw nila magbumuhay ng tama. Ayaw nila nang lumaban ng pata sa buhay. So, that's not my problem anymore. Kumakulong sila. And then, what? Para matutunan nila yung life lesson nila sa buhay nila. But let's talk about this little fellow. This is Banana. And Banana was so tiny. Ang liit-liit niya po. Pero tignan niyo. Oh, diba? Kung siya nga napakaliit laban lang. Laborn! Pagpakain ko ng after 1 hour na naman, binalik ko na siya. Pagpakain ko ng after 1 hour, ito, amuyin ko to. Tapos, pag namin ko na masin, natapon na. Napadaling mapanis din kasi ito eh. So, ayan. Kunti lang tinimpla ko actually. Tinlaputan ko lang talaga. Para masarap naman at biglang laki yung mga alaga. Ayan, nakakatuwa sila. Nag-aapakan. Pareso naman silang ibon. Ayan. Lagyan ko sila kanya-kanya peso. Makabundat na. Ayan. This is Banana, Kiwi, and Mango. Ayan. So for now, ito na muna i-vlog ko. And see you next time for more updates. And please like, subscribe to my YouTube channel, Sakani, for more updates about my happy birthday. And syempre, ito na rin ang libawa ng buong family. So, si Bieber namin, since pandemic naman, wala naman. Ayaw namin ma-stress masyado sa paligid. So, sila ang aming tiny happiness. Ulog ng bahay. And for now, yun lang. Thank you! Keep on watching my videos. Thank you for helping me. So, sasahod na ako sa YouTube. Yes!